Hinimay na manok at maraming kanin na may halong toyo. Ito ang pagkain ni nanay Sagira at ng anim niyang anak sa buong maghapon. Mula nung nagka-pandemya po doon kami nag-start na nahirapan po sa pagkain. Hindi na po nakakaulam yung mga anak ko ng dating pagkain na may mga sabaw-sabaw. Yung tatlo ko po, malaki po ang pinayat nila. Kasi nagkukulangan nga po kami sa pagkain. Sa pag-aaral ng World Bank, isa sa tatlong Pilipinong bata edad 5 pababa ang nakitaan ng malnutrisyon. Partikular ang undernutrition o kakulangan sa masustansyang pagkain. Nagre-resulta ito sa stunting o ang kakulangan sa timbang at tangkad na nararapat para sa kanilang edad. Sabi ng mga eksperto ng World Bank, ang Pilipinas ay panglimang may pinakamataas na kaso ng childhood stunting sa buong Asya. Kabilang sa dahilan nito, ang matinding kahirapan at kakulangan sa kaalaman sa wastong pagkain. And we see that most households are consuming 59% more starchy staples than the recommended amount. So starchy staples are mostly rice. So they consume more rice than what is recommended. But they consume 78% less vegetables than what is recommended, right? And even much less for fruits, by only 10% of what is recommended. Karamihan din sa nakararanas ng stunting, ayon sa World Bank, ang mga kabataan na nasa probinsya, gaya sa ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Western Visayas at Bicol. Bagay na aminado ang gobyerno na hirap matugunan, lalo't tumama pa ang pandemya. Our country has already made some progress in addressing malnutrition, but COVID-19 had a huge impact on the gains we've already made. The problem of hunger is intimidating, multifaceted, and multidimensional. That being said, we must also understand that this is never a one-man job nor the government's job alone. We need everyone's help. Ayon sa National Nutrition Council, tumaas din ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom noong nakarang taon. 6 out of 10 of the surveyed households experienced moderate or severe food insecurity in 2020. This is higher compared to the 4 out of 10 households experiencing this in 2019 prior to the pandemic. So it was also revealed in the study that half of the children did not participate in the Operation Timbang Plus in 2020. So this is compared to only 2 out of 10 who did not participate in 2019. Panukala ng World Bank, taasan pa ang pondo para sa mga programa na tumutugon sa undernutrition sa bansa. We are also not lacking in assessment reports. Our challenge really is implementation. Bukod sa child mortality dahil sa gutom, sa pagtaya ng UNICEF, nasa mahigit 200 bilyong piso rin ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa umiiral na problema ng undernutrition. Angel Movido, ABS-CBN News.